Publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Magandang umaga, ciao siang hao, ho chaki, good morning sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kalaro ng muling naman tayo sinasamahan sa pang-Biyernes na edisyon ng Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242, ang himpilan ng serbisyo publiko. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady na patuloy na nag-aatid ng tamang impormasyon at tamang serbisyo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Ang ating programa ay napapakinggan sa DWBL 1242 AM band at napapanood din sa DWBL live streaming sa kanilang Facebook at YouTube channel mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Hanapin lamang ang DWBL live streaming. Tayo din ay napapanood din sa aking personal FB account at YouTube channel na Hilda Ong. At maaari naman yung mabalikan ng ating mga past episode sa FB page na TV Radio Hilda Ong. Magandang umaga, Ma'am Elaine Adesergo. Ganda hair and blouse. Ay, thank you. At ngayon ay February 25, 2022, araw ng Biyernes. Dahil sa kababayaan nangyari sa Boracay Island, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 6 na buwan rehabilitasyon ng isla. Umabot sa 400 hotels and restaurants ang pinasara dahil sa paglabag sa environmental and sanitation laws, habang 3 casinos ang permanenteng pinasara. Sinira din ang mga establishmentong lumabag sa 30-meter shoreline. Nasa 20 billion pesos gross receipt ang nawala, habang nasa 30 billion pesos sa turismo. May 36,000 manggagawa na nasa isla at kalapit na bayan ang nawala ng trabaho na may katumbas sa halagang 56 billion pesos. Nitong lamang January 2022 ay napili ang Boracay Island bilang second most Instagrammable place in the world na prestigyosong Big 7 Travel. Kamakailan lamang ay binisita ito ng ating panauhin. At makakakwentuhan muli natin ang masipag na Undersecretary ng Department of Interior and Local Government, ang aking partner na si Undersecretary Martin B. Dino ng Barangay Affairs ng DILG. Magandang umaga, Undersecretary Dino. Magandang umaga sa partner, and of course, sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon, to the 42,047 barangay sa buong Pilipinas, mabuhay. Alam mo, partner, kadadating ko lang, galing nga ako sa isla ng Boracay. Tama ka. Merong ginawa si presidente na naman na unprecedented ito. Just imagine, pinasara niya ang Boracay for 6 months. Samantalang during that time, bilyon ang kinikita ng Boracay. Pero ano sinabi ng ating presidente? Yung Boracay Island ay isang lumulutang na Poso Negro. Anong ibig sabihin? Sabi niya na itong Boracay Island ay delikado, lalong-lalo na sa mga turista. Dahil, alam mo, partner, ako ayoko ng mga paligoy-ligoy na salita eh. Kaya nung sinabi ni presidente, pumalag, umangal ang lahat. Halos ng mga negosyante at saka mga nagtatrabaho sa Boracay, katakot-takot na batikos ang inabot niya. Pero nung nag-umpisa ang rehabilitasyon ng Boracay, alam mo, partner, pinahukay ni presidente ang paikot na isla ng Boracay. Alam mong natagpuan namin, more or less 50 kanal, 50 po na kanal na malalaki. Na yung kanal na yan, magmula sa Inidoro, diretso sa buhangin, diretso sa kanal, diretso dun sa dagat, 50 malalaking kanal. There are 16,000 na bahay dyan sa loob ng Boracay. Merong 3 barangay dyan na nakakasakop. Alam mo ba na itong mga bahay na to ay yung kanilang Inidoro, magmula sa Inidoro, diretso sa kanal, diretso sa dagat. Just imagine, kaya dyan ang lason, oh,
na nakapaligid sa Boracay that time. At talagang nangangamoy na. Talagang napagano yung kanal na kulay itim na dumadaloy sa dagat. Eh talagang masasabi kong dumi ng tao. Partner, dumi ng tao. Na? At ngayon, kaya yung mga naliligo noon, biro mo mga nakabikini, sexy, magaganda ang katawan ng mga ano, mga tiga ibang bansa pa, mga mistisa na lumalangoy-langoy, pahigup-higup pa sa tubig ng Boracay. Ang hindi nila alam, duminan ng tao yung hinihigup nila. Tapos ang ginawa ni Presidente diyan, ipinasara. Pagkatapos yung mga malalaki, business establishment, pinag-iba niya 30 meters patras. Kaya ngayon, lahat ng mga business establishment diyan, just imagine, lahat ng mga hotel, lahat ng ano, ng mga negosyo, gumawa ng kanal, papunta ng dagat, walang safety tank, walang yung STP. Na dapat meron kang water treatment facilities. Wala. Kaya ang ginawa namin noon, kaya ako kasama kasi ako dyan eh. DILG, Department of Tourism, tapos DNR, at saka Department of Public Highway. Tinibag natin yan. Gumawa tayo ng karsada, pati karsada. Tinabtab natin yung mga nasa karsada. Kaya after 6 months, yung galit ng mga tao, yung mga pangsisisi nila kay Presidente, na lahat ng paninira nila, actually partner, nilunok nila. Dahil nakita nila kung gaano kaganda, kung gaano kalinis ang Boracay. At ikaw na partner ang nagsabi, ang Boracay ngayon ay number 2. Pero noon, sa Southeast Asia, dumating ang panahon na ang Boracay ay nag-number 1. Sa pinakamalinis, no, at pinakamaganda na resort sa buong Southeast Asia. Alam mo partner, ngayon matutuwa ka dahil mas lalong gumanda. Bakit? 2 years na kumbaga na virginize uli yung isla ng Boracay. At yun na nga, pero may napansin lang ako eh, kasi ngayon partner, yung isla ng Boracay ay I hope na gagawin na yan na parang Subic. Na halimbawa yung SBMA, Subic Metropolitan Authority. Baka ang alam ko dyan na magkakaroon na ng Boracay Authority. Kumbaga Tourism Authority. Pero ako sa ang napapansin ko nga, ako kaya nga once and for all, tapusin na natin yung mga mineral water. Diba? Ang gawin dyan, bawal ang mineral water sa loob ng Boracay. Kaya lahat ng mga papasok ng Boracay, bumili na lang kayo nung ano, nung parang, ako meron ako nun eh, no, yung parang inumina na hot dog. Pag bilhin nyo sa tindahan, dun nyo na bubuhos para hindi na kumalat yung mineral water. Ako din, yan ay mumukay ko. Sa buong ano na pati sa Metro Manila. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ilabas na 'yan para wag nang mapunta sa kanal, mapunta sa kung saan-saan pa. So, ayan partner, ayan ang history ng Boracay. Kaya nga ngayon pumapasyal ako diyan. Pinupuntahan ko 'yung tatlong kapitan. Pagkatapos meron kaming Boracay challenge. Iikot ako, may dala-dala kaming ano, baso. Pagkatapos sa lahat ng lugar, o kap, talaga bang binabantayan mo to? O mumugin mo yung tubig? O talaga, talaga linis-linis ngayon. Kaya lang, season ngayon nung ano eh, medyo merong lumot. Pero mawawala din 15 days. So, ayan partner, ang kagandahan ng Boracay ngayon. Yes, at ako mismo, nung time na sinabi ni Presidente na isasara ang Boracay, nung una nagulat ako, seryoso ba? Na isasara ang Boracay, yung tama ka nga, partner Yusek, na talaga ito, ang dami turista na pumupunta. Pero wala, di ba, wala nagawa ang lahat. Pag sinabi ni Presidente, isara. And then, nung time nung sinarado na ang Boracay, habang nagawa na ng, I think, 3 months,
Di, syempre, as a bit reporter ng DNR, kasama ako po rin si Secretary DILG Anyo na talaga sumakay. First time ko talaga sumakay ng C-130. At syempre, at unang-una, curious ako, ano ba itsura ng C-130? At pangalawa naman, syempre, excited din ako na ano ba nangyari sa Boracay na talagang sinaraan. So talaga, naglaro sa utak ko, mangyayari ba yan? Totohanan ba yan? Alam mo ba, Partner Yusef, nakatatlong C-130 ako. Ang una, kasama ko si Secretary si Matu. And then, kasama ko si Secretary Ano. Sabi, hindi ka ba matatakot? Baka anytime, baka bumagsak yung C-130. Pabagsak ba yun? Kasama ko kayo, Secretary. Siyempre, nandun ako. Hindi, yung kung baga biro lang. Pero honestly, nung hanggang sa patapos na yung proyekto, na bago mag-open, nakita ko yung before and after, talaga ang ganda talaga ng Boracay. At talaga pagka sinabi pala ng Pangulo, di ba yan ang sinasabi natin, partner, if there is a political will, magagawa yan. Totoo yan, partner. At ilang beses na napatunayan yan. Kaya lang, ito nga, kasi doon, ang biro mo, nasuspindi mayor doon, ha? Si Mayor Kawaling, nasuspindi noon. Kaya lang talagang kung natatandaan mo, partner, talagang ang winasak doon, ang dami rin, ano? Madami talaga. Kaya lang dapat masustain yun, dapat mabantayan. Tapos siyempre, tignan natin kung ano pa, dahil pagka iba na naman ng presidente, paano na naman? Di ba? Yes. Paano na naman mangyayari dyan? Andyan na naman yung lagayan. Porque malakas si ganitong hotel. Alam mo ba yung mga natamaan na hotel dyan? Partner, mga malalaki, 5-star. 5-star. Talagang ano, talagang yung mga tao ni na kami noon, yung mga nagtrabaho diyan. Talagang partner, ano, mga meron pang may-ari diyan senador eh. Oh, eh paano 'yan pag wala na si President Duterte? Paano 'yan kung halimbawa yung papalit na presidente ay walang political will o kaya yung mga nalalagyan o yung ano, patay tayo diyan. Kaya nga sabi ko nga, sana yung papalit na presidente o yung halimbawa, mailagay na talaga na meron ng ano, meron ng Boracay Authority, no? Boracay Island, sabi natin na mamamahala talaga na merong mandato na talagang kung ano yung mga inumpisan eh nang mabago, partner. Sayang. Sayang. Katapos hindi 'di ba, pagkatapos ng tagumpay ng Boracay, sabi ko nga, alam mo ba, partner, ang laki ng parte ng barangay. Ito, pasasabihin ko sa inyo, barangay captain is one of the most powerful government official sa ating bansa. Walang pwedeng itayong bahay sa Pilipinas pag warang barangay clearance. Walang pwedeng itayo dahil unang-una, kailangan sisiguraduhin ng barangay na meron kang safety tank o ibig sabihin, meron kang Pozo Negro. Hindi dapat... Kasama na yan sa kasama na ba yan sa requirements kapag sila hingin ng clearance sa barangay? Kasama yan. Titignan ni Kapitan kung may safety tank. Kaya nga dito sa Maynila eh. Tapos yan, lahat ng business establishment na itatayo, hindi ka pwedeng makapagpatayo kahit anong negosyo pagka walang barangay clearance. Siyempre, pagtingin ng Kapitan, meron ba kayong... water treatment facilities. Meron ba kayong Pozo Negro? 'Di ba? Sewerage system. So yan. Kaya partner, kung dapat yan, sundin ng mga kapitan. Kaya yung tatlong barangay captain doon, talagang binabantayan ko ngayon yan at sabi ko nga, pwede sila matanggal sa pwesto nila pag hindi nila pinatupad yung batas na yan. So, political will din yan, partner ng na barangay. Kaya nung nagtagumpay tayo sa Manila Bay, sa Boracay, sabi ni Presidente, aba, masubukan ko nga dito naman sa Manila Bay, itong Mandamus na Manila Bay cleanup. Yes, at ang isa pang maganda ang nagawa, dahil di ba, nagbuo ng isang task force, kung saan nakita ko para wala pasapasahan eh. Ang nandiyan ang DNR, nandiyan ang DOT, nandiyan ang DILG, nandiyan ang DPWH. So, kumbaga sa anong dapat, siyempre sabihin ng DNR, ni Secretary si Mato, dapat ganitong gawin.
So, nandun si DPWH. And then kapag nakaproblema naman si DNR naman sa kapulisan o sa mga barangay, nandiyan ang DILG. So, maganda eh. Kaya maganda ang first ito kauna-unahan na isinarado itong Boracay. Talagang nakita natin, di ba, every time na meron joint meeting, which is nandun din ako sa Boracay, na pinag-uusapan ano pa ang magiging next step, ano pang next gagawin. Kasi itong kauna-unahan na ginawa ni Pangulo na isarado ang Boracay. Kaya nga magandang next step diyan partner. Hindi ba merong kanya-kanyang ano identity. Pagdating sa implementation ng LGU, DILG. Yes. Yung mga patakaran, yung mga bawal-bawal. Pagdating sa proteksyon sa pangkalikasan, andiyan ang DNR. Pagdating sa sistema ng tourism, andiyan ang Department of Tourism. Tapos dating sa mga panggawain na ano andiyan ang DPWH, no? Yes. Kaya ngayon partner, tapos na yan, dapat tapos na yung task force. Kaya kailan meron ng isang ahensya talaga na tatayo. Ito na nga yung tinatawag natin na Boracay Island Authority, di ba? Pero ngayon, meron ng sariling opisina ang DILG diyan. Meron ng sariling opisina na ang kumukumpas ay yung magiging chairman ng Boracay Island Authority. Yan. Parang ano na yan. So ngayon, may mga pulisiya at may mga batas kasi pati yan magkakaroon ng ano eh. Magkakaroon ng sariling pulis ang Boracay. May tourist police dyan na ma-assign. So ngayon, yung mga pulisiya dyan, tsaka hindi na pwedeng pakialaman ng mga politiko yan. Kamukha ng subik. Kamukha ng pesa. Yan ang mangyayari dyan. So ayan partner, ang pinimithi natin dyan sa Boracay. Partner Yusek, di ba nandun ka sa Boracay? So, syempre nakakausap mo na yung mga tao doon. So, anong sabi nila? Meron pa ba sila hinanakit doon sa pagsarado? And then, after that, naabutan pa ng COVID, nakaroon ng lockdown. So, ngayon, ano na, di ba, back to business na sila at naging mas maganda pa. Ano ang sabi nila sa'yo? Hindi, siyempre, di pa paano. Siyempre, may reckon with tayo. Kasi, siyempre, may mga umabuso. May mga ano. So, ngayon, titsikin natin sino yung mga during the time ng ano ay nag-abuso. Pagkatapos, sino dyan yung namimera. Kasi siyempre, yung graft and corruption din, aayusin natin, di ba? So, ayan ang ginagawa natin ngayon na maging institusyon na. Yung kahit mawala na si President Duterte, hindi na pwedeng bumalik sa dati at masalaula uli ang isla ng Boracay na pinagkakakitaan natin ng bilyon. Alam mo partner, ang dami ng tao sa totoo lang. Nung paalis ako, parang baha ang punta na. At saka ito, local tourist pa lang ha. Local pa lang. Wala pa yung international, wala pa at definitely itong taon na to, ito March 1st, alert level 1 na tayo. Open na, partner. Open na yan. Sana sa ako nga sana mapadagdagan natin yung ano. At saka ang nakikita ko diyan, yung ating autoridad. Partner, meron pa rin yung mga ano yung mga nakikikontrata-kontrata. Kaya nga pagka meron ng ano, meron ng Boracay Island Authority, mawawala na yung mga nangungontrata. Yes. Kasi dapat yan igawa na ng ano na may na lahat ng makikipag-usap diyan. Nakalisensya. Para pag wala nang maluloko, wala nang ano. Kasi unang-una, siyempre, makikita mo MWF, tangerine, yung ano, yung neon ng color nung ano, nung mga nagtatrabaho. Pagka DHS, orange. Ibig sabihin, tapos may number. Kaya pagka nakipag-usap ka, yung uniform na yon, ay naka-assign sa isang tao. Kaya ngayon, pagka halimbawa may nakipag-usap sa iyo, kailangan yung numero na yon, hindi ano, ibig sabihin, parang mga preso. Hindi mo sila kilala sa ano kundi sa numero. Kaya
iingatan nung mga nagtatrabaho doon yung t-shirt nila at saka yung number nila. Kasi lumapit ako doon sa isa, yung may board. Sabi ko, magkano isang oras? 600 daw. Tapos 300 kalahating oras. Sabi ko, mabigat pa rin yun. Sa mga turistang, mga international tourist natin, okay lang yun. Pero pagkayo sa mga Pilipino, yung 600 isang oras, 300 malaki, magpapapicture lang yan eh. Sabi ko, ba't hindi mo gawin sabi mo 10 minutes, 100 pesos. Diba? 10 minutes, 100. Pagka hindi, ang daming ano yan, di ba? Daming 100 lang, sakay na. Tapos, ano lang yan eh, konting sagwan, tapos papakuha lang ng picture yan. Pagka hindi pinagsaka, sabi, sir, maganda yan, ano? Kasi sa ngayon, yung mga local tourists namamahalan sa 600 per hour. Yes. 300 per oras. Pero pag ginawa mo na 100 pesos sa 10 minutes, maniwala ka sa akin, pagka hindi napakaraming mag-aarkila dyan, nakapila. Kasi ang gagawin lang yan, sasakay ng sandali, pagkatapos, papapicture. Yes. Di ba? Ako yan, so, partner. Ako yan. ito yung mga pwede natin gawin dyan, ano? Tapos sabi ko nga, maging institusyon na bawal nang makipagkontrata. Pag hindi ka, wala kang lisensya o authority galing sa Boracay. Di ba? Na dapat naka-ID kayo lahat. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Alam mo, ako nga partner, yung Pagsangan Laguna, nakita mo, ilang beses ako bumalik dyan ngayon. Kasi gusto ko ngayon maging institusyon na yan, yung aming Pagsangan Falls, no? Na dati 8th wonder of the world ang Pagsangan. Kaya lang ang malungkot, partner, dinayo kami ng mga durobo na mga bankero. Ang ginagawa nila, ulubog nila yung bangka, tapos ninanakaw nila yung mga kagamitan ng turista. Ngayon, nabintangan yung mga lehitimong tagapagsangan. Hanggang dumating yung point na nawala na sa listahan ng Department of Tourism ang Pagsangan dahil sa daming reklamo. Kaya ngayon, unti-unting bumabalik yan. No? At talagang nilabanan ko yan. Inaway ko yung mga bankero dahil yan ang lolo ko eh. Ang nanay ko, yan ang ano niya. Ang binuhay ng lolo ko sa nanay ko ay pagbabangka. Kaya nga ako marunong ako magbangka dahil pag the age of 14, pinaturuan kami ng lolo ko ng magbangka dahil pagka nawalan ka doon ng trabaho sa Maynila, pumunta ka lang ng Pagsangan ay may trabaho na. So ito yung binabalik namin ngayon, ano? At nagpapasalamat ako kay Cesar Areza na magtatayo ngayon ng mga hotel uli sa Pagsangan. Para yung mga turista ay bumalik sa aming lugar. Biro mo, 8th wonder of the world dati ang Pagsangan at nawala. I hope na mabalik yan, ano? Kaya yan, partner. At again? Yes, at malapit pa. Hindi na kailangan na sasakay pa ng aeroplano, di ba? Correct. Meron dito nga may message pa mula kay Elsa Janeda. Dapat lahat ng magandang project na nakaraan ipagpatuloy ng susunod na papalit kay President Duterte. Alisin lang ang mga corrupt officials sa government. Sigurado uunlat muli ang Pilipinas. Totoo yan. Sana maalis ang mga corrupt. Kaya kayo, mamili kayo ngayon. Kung gusto nyo na umunlad ang Pilipinas, mamili kayo ng hindi yung mga magnanakaw lang sa Pilipinas. Pagkatapos yung walang gagawin laban sa droga, laban sa mga kriminal, lalo-lalo na laban sa magnanakaw o yung corrupt government official. Palagay ko, matuto na tayo, no? This is the right time for the preparation ng atin, tayong mga Jurassic na, yung mga dapat yung millennial, inihahanda natin sila na wala nang kung maaari, wala nang droga pagdating ng time nila. Wala nang mga krimen na nangyayari sa karsada. Wala, dapat malinis na ang karsada. Kamukha nung ginagawa namin ngayon, road clearing operation, tapos yung sidewalk.
Tapos dapat malinis na ang mga estero, madalampasigan. Tapos dapat sumusunod na sa batas yung mga mining. Dapat ano, dapat tanggalin na natin ngayon 'yan. Dapat wala nang ano, illegal lager para may madatnan pa na magandang kalikasan ang ating mga kabataan, yung mga susunod na henerasyon. At siyempre, ang una sa lahat, dapat wala na magnanakaw sa gobyerno. Dapat ngayon pa lang, sabi ko nga kung dapat, kung hindi natanggal ang death penalty, meron sanang nabitay na magnanakaw sa gobyerno, sana may nabitay, di ba? Pagka nagnakaw ka ng more than 550 million or sabi mo 100 million, bitay ka na. So, ayan partner, ang minimithi ko, no? Minimithi natin dahil matagal na kitang kaibigan na magkaroon ng katiwasayan. Kaya nga ngayon, pagkatapos ng Boracay, anong inutos ni Presidente? Linisin, ipatupad ang Manila Bay cleanup. Ayan partner. Oo. Sige, at ano mo yan? Okay, yun, ganun. Yung Manila Bay, mas ano pa. Kasi kung ang Boracay, hindi ganun kadumi compare sa Manila Bay. Grabe talaga ang Manila Bay. Pero, di ba, sa ilang presidente na dumaan, wala talaga ang ano, nakagawa nitong nagawa ng ating present administration, ating Pangulo. Na sabi ko, Manila Bay, seryoso, kaya? Which is, di ba, nakita man na natin na talaga gumanda ulit ang Manila Bay. Lalo na ang Manila Bay ay nakilala doon sa sunrise, sunset. Di ba yun ang pinapuntahan ng turista? So, nakita natin sa ibang bansa, sa kanila gumagawa ng peke. Eh sa atin talagang totoong sunrise, sunset yan, di ba? Alam mo partner, totoo yan. Ano? Na ako unang-una dyan, kasali ko dyan. Sa, right after Boracay, pinakaso sa amin naman ang Manila Bay. Ano yan, dalawa yan, Manila Bay at saka yung Laguna de Bay. Yan ang nasasakupan ng Mandamus. More than 12 years na ngayon ang Mandamus ng Manila Bay cleanup. More than 20 billion na ang nagastos natin dyan pero walang nangyari. Ngayon, nung pumasok na si itong si DNR Secretary si Mato, tapos DILG Secretary Anyo, tapos ganoon, composite pa rin yan. Kasama pa, ngayon, kasama na namin ang LLDA, yung Laguna Development Authority. Yes. Yan, kasama na ngayon dito sa ano. So ngayon, pati DNR at saka yung DPWH. Pero ano, ang Manila Bay, hindi Boracay ito. Ang Boracay, tatlong barangay lang ang nakakasakop. Isang bayan, tatlong barangay. Alam nyo ba ang magnitude ng Manila Bay? Ang Manila Bay composed of three region. National Capital Region, Region 4A at saka Region 3. Pitong probinsya ang nakakasakop dyan. Probinsya ng Cavite, probinsya ng Rizal, probinsya ng Bataan, probinsya ng Pampanga, probinsya ng Laguna, tapos part of Batangas, at saka meron pang part ng Tarlac, no? So at saka Rizal, okay? Itong nakakasakop dyan. Ilang town and cities? 179 cities and municipalities. Ilang barangay? 5,400 barangay. Samantalang sa Boracay, tatlong barangay lang, ito 5,400. Anong ginawa ng task force? Una, na in-identify natin yung mga contributories, yung mga ilog. Kaya ang ginawa natin dyan, ang DILG, nagpatupad ng Manila Bay cleanup na every weekend ang 5,400 barangay ay magkukundak ng paglilinis every weekend at i-report sa DILG. Ano yung first month, anong ginawa natin? Yung first month, 1,400 na barangay ang pinadalan ko ng show cause order. Pinag-i-explain ko kung bakit hindi sila naglinis at kung bakit hindi sila pwedeng matanggal o masustumin din sa pwesto. Partner, may batas tayo, Republic Act 9003. Nakalagay sa Section 48. Sino man ang magtapon ng basura sa kanal, estero, dalampasigan, ilog. Tapos Section 49, ikaw ay magbabayad ng 300 piso hanggang 1,000 kada huli. At ikaw ay magko-community service ng 1 day to 15 days.
Ginawa itong batas na to nung July, nung January 21, 2001. God, 21 years. 21 years na batas, hindi na implement. Tapos ano nakalagay sa Section 50? Sino mang gobernador, mayor, barangay captain ang hindi magpatupad nito, kayo ay pwedeng masuspinde o matanggal sa pwesto. Kaya ito ang pinatutupad ko as undersecretary ng Barangay Affairs. Sinusulatan ko ang mga kapitan na maglinis kayo, ipatupad nyo ng Republic Act 9003. Nung una kasama ako dyan, nung unang saltayan, tapos nung naghahanap na ako ng pondo, nung sinasabi ko na sa task force, asa ng perang 50 billion na sa panahon ni Pinoy? Ito yung ISF. Ito yung Important Settler Family. 50 billion ito na para dun sa mga squatter na nakatira sa tabing ilog, sa tabing release and train. Yan. Tapos, naglagay na naman si Presidente ng 42 billion para nga dito sa Bago. Nung una nandun ako, partner, tinanggal ako. Hindi na ako atin ng meeting. Tapos, ayan na. Kasi noon, pinagpipilitan ko na bago tayo gumastos, ayusin muna natin yung lagyan mo ng pondo, patupad natin ang batas, ang Republic Act 9003. Kasi yan ang totoo. No? Ano, ito naman, wag magalit sa akin yung mga nag-isip na yung Dolomite, gumastos ka ng 300 million. Hindi yan ang problema. Ang problema, partner, asan ba ang problema ng basura? Hindi ba dapat sa bahay muna? Ang basura wala sa kanal, wala sa kastero. Nag-uumpisa ang basura sa bahay. Kaya nga meron tayong tinatawag na Republic Act 9003, ito yung tinatawag na solid waste management. Sa bahay pa lang, isi-separate mo na ang nabubulok at hindi nabubulok. Tapos yan, kukolektahin sa pamumuno ng barangay. So, kung hindi kayo magtatapon ng basura sa kanal, estero, magkakabara ba? Natatandaan ko pagkabata ako noon, sa kanal meron na huhuli na gurami, may mga dalag, may isda. Meron na pabayaan yan. Kaya nga sinasabi ko, one of the most powerful government official ay kapitan. Ang dami na sumira sa atin yung mga squatter, yung mga informal settler. Partner, yung kanilang inodoro diretso sa kanal. Yeah, diretso sa hilo. Kaya nga meron din tayong Clean Water Act eh. Dapat yan, lahat ng bahay merong Pozo Negro. Bago lumabas ang tubig sa kanal, malinis na. Kasi may separator yan eh. Meron tatlong butas yan bago ano. At yung dumi ng tao, pumupunta sa ilalim. Lumulutang yung tubig tapos nilipat na naman sa kabila. Hanggang paglabas sa kanal, malinis na yan, partner. Kaya lang pinabayaan ng mga kapitan, pinabayaan ng mayor, pinabayaan ng gobernador. Una-una, si kapitan. Di ba meron tayong sanitary inspector sa barangay? Tsaka yung pagkuha ng permit. Pangalawa, si mayor. May mga sanitary inspector yan. Pero wag ka, approve ng paggawa ng mga building nang walang safety tank. So yan, partner. Yan ang ginagawa ng partner mo ngayon. Naalala na naman ako ng DNR. Naalala naman ako ng LLD kasi nag-resign na si Secretary si Mato. Tapos si Benny Antiporda wala na din sa DNR ngayon. Yes. Ito na naman si Dinyo. Nung kinontak ako agad-agad, dinalaw namin lahat ng mga yung ating estero. Ngayon may contest tayo, pinakamagandang estero. Partner, maniniwala ka, ang linis, no, yung mga estero na pinasyalan ko. Kaya lang may natirang mga squatter, galit na galit ako. Biro mo, ang linis, biglang pagtalikod ko lang yung mga natarang squatter, mga baboy talaga, sa laula talaga. Sa ilog tinatapon yung ano, tapos yung dumi nila sa ilog bumabagsak. Kaya sabi ko, dapat yung susunod na presidente, ipagpatuloy nyo itong Manila Bay. Dapat ipagpatuloy talaga. Tapos yung ano, may pera na yan. Sabi sa akin ng DNR, ililipat na lang yan, yung mga squatter sa tabi ng ano. Talagang sila yung nagdudumi, partner.
At saka ngayon, lahat ng mga tulay, lagyan ng barbed wire. Lagyan ng ano, tapos lagay doon yung Republic Act 9003. Alam mo yung perang bilyon-bilyon na yan, dapat nilagay nila, gumawa sila ng mga tarpaulin. Tapos nilagay nila yung batas para yung mga tao mismo matuto. At saka ngayon, yung sino man yung papalit sa akin as Undersecretary for Barangay Affairs kung itutuloy pa ng DILG, dapat ang gawin nila ganito, na ipatupad ang batas. Sabi ko nga, partner, kahit walang pondo ang opisina ko, kahit hindi nilagyan ang pondo yan, pero nakita nyo naman, nagtrabaho ang barangay. Fight against illegal drugs, fight against criminality, road clearing operation, tapos Manila Bay cleanup, tapos itong mga ginawa sa pandemya, wala kang nadidinig na bukang bibig si presidente, kundi utos ng utos sa barangay. Dahil there are 42,047 barangay. Hindi magtatagumpay ang lahat ng utos ng gobyerno pag wala ang barangay. Kaya sinasabi ko, wala akong pondo. Sa totoo, nagpapasalamat ako sa partner. Nakakapagsalita ako sa programa mo ng libre. Samantala na yung ibang ahensya at binabayaran pa. No? Kaya lang dito, nasasabi ko lahat ng gawain ng barangay. And for that, talagang maraming salamat sa iyo, sa DWBL, naabot ko ang maraming barangay sa buong Pilipinas. Wala pong pondo ang opisina ko, sa totoo lang. Pero pagmamalaki ko na ang barangay ngayon ay kilalang kilala sa ating bansa dahil pinangungunahan lahat. Ako ho, may pipirmahan lang ako dyan, pero hindi po direct sa akin yan, sa totoo lang. Ni yung empleyado ko naka-payroll pa kay Secretary Anyo. Oh, pero ipagyayabang ko ngayon, matatapos na term ko, no? Matatapos na, kahit wala kaming pondo, sumikat ang mga barangay sa buong Pilipinas. Sa laban sa droga, laban sa krimen, yung listo na pagka mayroong bagyo, nangunguna ang mga barangay. Pagkatapos itong pandemya, barangay ang nagsara. Kung walang barangay, sino magsasara ng mga karsada? Sino magpapamigay ng house to house ng ayuda? Sino ang magbabanta ng social amelioration program? Sino ang magbabantay para sa health protocol? Pagsusot ng face mask, pagsusot ng face shield. Sino ang mag-contact tracing na magbabantay kung sino mga nahawat nagkasakit? Sino ang nag-ayos para sa bakuna? Sino ang mga kinuha na ng listahan? Tapos sino ang mga nanguna ngayon sa 12 years old to 17 years old? Sino ang nangunguna sa 5 years old to 11 years old? Puro barangay yan. Sino ang partner talagang ngayon lang nangyari yan, nasikat na sikat ang mga barangay ngayon. Sino ang nagpatupad ng quarantine? Sino yung yung no box na tapos no labas? Wala, hindi kaya ng pulis yan. Oo. Barangay lang yan, partner. At saka ngayon, nagkaroon kami ng bantay korupsyon sa DILG. Ngayon lang may nasususpindi na mga abusadong barangay captain. Ngayon lang may nasususpindi as abusadong kagawad, abusadong secretary treasurer, mga tanod. Ngayon lang. Ngayon lang nangyayon sa totoong buhay, di ba? So ngayon, sana tuloy-tuloy ito. Kaya kung sinong mananalong presidente, maglagay din ho kayo ng undersecretary ng barangay affairs. Dahil wala ito eh. Kasaling pusa lang ako eh. Wala naman talaga undersecretary for barangay affairs. Maglagay kayo ng kasing kulit ko. Sabihin ko na kasing tapang ko. Para yung mga abusadong kapitan, masuweto. So, ayun lang ang aking partner. Partner, kung bibigyan natin ng grado ang ating Pangulong Duterte, ang highest ay 10 points. Ano ang magiging grado ng ating presidente para sa iyo? From 1 to 10. Ako siguro, mga 8. Kasi hindi naman perfect eh. Kamukha, alam mo na pala ng kulang tayo. Wala tayong mga napakulong na magnanakaw. Yung sa gobyerno. Dito lang talaga siguro. Sa graft and corruption. Meron mga nang patanggal. Pero dapat yun.
ipakulong. Kasi ano pa rin eh. Dapat nagnakaw ka na eh, nagano ka eh. 'Di ba? Dapat ipakulong. Mm-hmm. Tapos siguro ang kulang diyan nung una magaling si Martires eh sa kaya lang nung sinabi niya yung tungkol sa SALN. Kasi ano eh, alam mo naman taga Volunteer Against Crime and Corruption ako eh. Nagkilala kami ni presidente, kapitan ako. Tapos nagkilala kami, ako ang chair presidente ng Volunteer Against Crime and Corruption. Oo. Si Dante ang chairman, si Calauro, ano, no, so nagkakilala kami, siguro hindi lang naibalik yung death penalty, yan na tsaka yung federalism. Yan ang hindi na patupad ano, yung ibalik yung death penalty para dun sa mga walang ya. Pero yung fight against illegal drugs partially nagtagumpay. Kaya lang siyempre nagkabahid tayo dun sa magnetic Tapos yun na nga sa graft and corruption address natin agad yung laglag bala, tapos yung mga ginagawa na ano sa airport no. Yes, yung laglag bala talaga malaking ano yun. Grabe, hindi lang sa local lalo na sa tourist, 'di ba? Oh, tapos yun na nga yung mga tapos yung build no. Yung mga iniwan ni Pinoy na pinagpatuloy ni presidente. So may mga ano din, may mga malaki ang kaya nga sabi ko mga 8% may kumbaga 80% may 20 lang na ano ito lang yung siguro mayroong mga ahensya na hindi naman at saka inamin naman ni presidente na hindi niya na perfect yung ano yung fight against illegal drugs yung nga tinamaan tayo ng EGK. Tapos pagdating naman sa graft and corruption ayun marami pa rin na ano. Kaya lang talagang significant yung natakot no, natakot talaga na ano, tsaka yung mga kamukha niyan, yung sa lisensya tsaka yung sa plate number yun, hindi pa rin na-address eh, na nagka-backlog pa rin. Tapos siyempre yung problema sa isa sa mga magandang nagawa diyan na yung DAR kasi si John Castriciones yung mga ginawa ng politiko na bibigyan ko kayo ng lupa puro salita no walang titulo pero dahil kay Secretary John Castriciones pagka sinabing bibigyan ka ng lupa may titulo partner iba yung may titulo ka iba yung may hawak ka ng TTT di ba yes so ito yung mga nag-shine kami sa DILG si Secretary Anyo siyempre andi dito kami nakastigo namin yung mga makukulit na governor, yung mga mga mayor at ako'y pagmamalaki ko nasa opisina ko lang ngayon lang nagkaroon na suspende ang 89 na barangay captain. Pagkatapos araw-araw ay may sinususpende kami galing sa Office of the Ombudsman, araw-araw 'yan. Araw-araw. No? Kaya lang siyempre may mga sabit pa rin. Ako, bago matapos ang ano, yung COMELEC, dapat matauhan na kayo. Baguhin nyo na yung sistema nyo. Pag may nakalagay na kayong batas na ikaw ba ay nagkakaso, pagka nilagay niyang hindi, tapos natpatunayan, tanggalin nyo na agad. Wala nang paligoy. Kasi niloloko niyang taong bayan. Biro mo, may perpetual disqualification ka na. Ibig sabihin, natanggal ka dahil sa kasong rape. Na rape. Magkatapos, tumakbo ka pa. Ano ha? May desisyon na ombudsman. Tumakbo ka. Nanalo ka. Uupo ka uli. Lulustayin mo na naman ang pera ng gobyerno. May kaso ka na rape. Panggagahasa. Hindi pa yan yung ano, partner. Bakit? Bakit kailangan di ba dapat kasuhan yan? Halimbawa, overage ka sa pagiging SK. Nanalo ka. Umupo ka. Ginastos mo pa yung pera ng gobyerno. Dapat kasuhan ka. Di ba? Dahil niloko mong gobyerno. So ito yung mga bagay na dapat ayusin ng susunod na administrasyon. Kamukha nitong DNR. Ibinalik na naman. Tinanggal na nga ni Gina Lopez. Yung mga salaula na mga nagmimina. Ibinalik na naman. Patignan natin uli yan. Kasi bago mag-exit yung mga ibang opisyal, madami na namang hocus-pocus. Kaya yung illegal logging,
Ano, tignan natin, di ba? At ito, reviewin natin kung sino yung mga nilagay ni Presidente sa pwesto at ngayon na nagsamantala, eh habulin din natin. Kasi baka mamaya, andyan pa rin. Lahat ng mga kalokohan ginawa, kaya tayo taong bayan, ipaalam nyo kung sino yung mga nagwalang hiya sa pwesto ni President Duterte. Yun, partner. At anong mensahe po ninyo, partner Yusek, sa ating mga kabarangay, sa siyempre, sa lalo na nung kayo ay umikot, nung tinigdag mo yung mga estero, so anong masasabi mo sa kanila? Unang-una sa mga kapitan, no, mga na talaga naglinis, maraming salamat, mabuhay kayo sa matinong mahusay, maasahan, may malasakit at tapang na paglilingkod. At doon sa mga kapitan, na ano, padadalan ko kayo ng Shoko's order, no? Para ngayon, pakita nyo na kung hindi sila maglilinis, tanggalin nyo na. Pag-iba nyo na yung bahay nila dyan. Kung sila yung ano, kesa kayo naman na mag-iba. Okay? Tapos, siyempre, ako, hanggang sa huling araw ng paglilingkod ni President Duterte, nandito kami para tugunan lahat ng mga pinangako niya, no? Nandito kami to do that. And of course, again, sa lahat ng mga kasama ko sa gobyerno, no? Patupad lang natin ang batas. Kamukha dito sa pagdating sa kalikasan, Republic Act 9003, yung road clearing operation, no, umpisa na naman kami. At definitely, sabi ko nga, ipatutupad namin lahat ng pinangako ni Presidente sa inyo. So yun lang, partner. Sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon, mabuhay. Maraming maraming salamat. And of course, partner, I hope na tuloy-tuloy itong ating pagsasama, lalong-lalo na sa modus operandi na kung saan, yeah, partner. Alam mo, meron na naman ako ipatutupad na batas, pero masama loob ko eh. Inutusan kasi ng ating Department of Health na lahat ng tindahan, hulihin pagka nagtitinda ng mga paracetamol, yung mga over-the-counter. Ay, oo. Alam mo, partner, tayong dalawa, lumaki tayo dyan. Na lalo na yung sa probinsya, na bibili tayo ng mga paracetamol sa sipon, sa ubos, sa tindahan lang. Kasi wala naman mga butika, di ba? Sa ating mga barangay, lalo na yung mga parplang barangay. Ang gagawin niyan, si Lola Iska, pupunta ng bayan, bibili ng kape, lahat-lahat, asukal, lahat ng gagamitin ng isang barangay. Tapos dadaan niyan sa isang malaking butika. Tapos bibili diyan ng banig-banig na ano. Tapos uuwi yan sa isla. Halimbawa, para makapunta doon, gastos ka ng mga 200 piso para makapamasahe. Ngayon, pagdating ni Lola Iska doon sa ano, ando na yung mga ano niya. Kaya pag kami nilagnat, may sinipon na ayaw gumamit ng herbal, dun bibili kay Lola Iska yan, di ba? Yeah. Pero ngayon, ang gusto ng Department of Health, kumuha ng lisensya ang mga sari-sari store sa food and drugs. Pagkatapos mag-hire ng pharmacist. Partner, kaya nga hindi nagtagumpay yung butika sa barangay. Dahil nga dito, sa ni-require kami na maglagay ng pharmacist, eh ang sweldo ni Kapitan, 5,000. Ang sweldo ng pharmacist, 15,000. Ito, ilang pharmacist ang gumraduate sa Pilipinas? Dapat naman mag-isip-isip muna tayo, no? Eh pagka gumanti yung mga tao sa barangay, sasabihin, o sige, o kayo Department of Health, anong ginawa nyo sa bilyon-bilyong gamot na nabulok? Sa Department of Health, anong ginawa ninyo? May naparusahan ba? Meron ba kayong pinahuhuli ngayon ng mga sari-sari store? Napakulong nyo ba yung kung sinong in-charge dyan? Bilyon-bilyon na gamot ang nabulok sa Department of Health na hindi nakarating sa taong bayan. Hindi nakarating sa regional hospital. Hindi nakarating sa provincial hospital. Hindi nakarating sa city at municipal hospital, at hindi nakarating sa mga barangay health center. Pero ako, susunod ako dyan. Inutos sa atin yan, iuutos ko sa mga barangay
na-checkin nyo yan. Pero pagka walang natakbuhan, ang mga nasa isla, nasa bundok, na mga ano, na at namatay dahil sa simpleng sakit, palagay ko malaki sasagutin ng Department of Health. Uh-huh. At saka dapat magpaaral kayo ng libre ng mga pharmacies. At maglagay kayo ng katapot-mukot na... Talagang shortage ang pharmacies? Eh, yan ang nga, partner. Bago gumawa ng batas, dapat iniisip nyo muna. Hindi lang shortage, partner. Talagang hindi nag-aral ng pharmacy, kundi nursing. Dahil ilan lang ba butika nasa Pilipinas? Di ba dati-dati, meron yung butika ng bayan? O dahil nga sa kakulangan ng pharmacies, o di ba, parang wala na yata natira. Kaya nga partner, bilyon ang ginastos dyan. Pero dahil dito sa, gusto kasi na makontrol ng mga multinational na butika. Dapat makontrol ng multinational na mga gawaan ng gamot. Partner, dapat, no, kaya nami-miss natin in the likes of Juan Plavier, yeah? Yung mga secretary ng Department of Health na talagang makabarangay, makatao. Yan ang nami-miss natin. Nami-miss natin yung mga talagang may malasakit at sentido common na, Diyos ko, pakukuhanin mo ng lisensya sa Rizal Store, konting isip lang. So, yun, dapat partner, yung over-the-counter medicine, katulad sa supermarket, di ba? Yung mga paracetamol, yung mga sipon o buo. Pag nila pagbabawal yun, kasi yun ang kinakailang agad-agad. Lalo na ngayon, di ba, sa Omicron, mostly nilalagat lang o kaya may obusipon. So, bakit nila pa nila pupunta sa malaking butika na pwede naman, ako rin, hindi rin ako against sa mga sari-sari store na kung sila ay magbebenta ng paracetamol. Kasi ito, hindi man habol nila ang kita. Ang habol nila kapag may tumakbo sa kanya, may service na matulungan. Servisyo. Oh, servisyo. Ano ba naman yung kumita ka ng piso? Ano? Pero yung buhay na hindi ba? Servisyo. Kaya dapat mag-isip, ewan ko ba? Kung anong kukorte nitong mga to? Sabi ko nga, masisisi kayo, maniwala kayo. Alimbawa, ito partner, may 100 tao dun sa barangay. Ngayon, 100 tao ang pipila sa butika. At yung 100 tao na yun, gagastos ng 200 para makapunta dun sa butika. Samantalang ang bibili niyang gamot, 10 piso lang. Di ba? Oo. May partner, palagay ko, mag-isip-isip tayo dyan. At and for that, thank you very much, partner. At mag-alert level 1 na po tayo, ha? By March 1st. Kaya lang, sundin nyo pa rin ang health protocol. Mag-face mask po tayo, tapos social distancing. Kami naman sa barangay, tuloy-tuloy ang aming kampanya para mabakunahan lahat ng tao. Kailangan maabot natin ng herd immunity para talagang wala na itong COVID-19. Kaya that partner, mabuhay ka. Maraming salamat. God bless. See you on next Friday, para dito sa Modus Operandi. Partner, mabuhay. Bye-bye. Yes po. Mabuhay ka ba, Undersecretary Martin Dino, ang partner ko po para doon sa segment po ng Health and Travel at Servicio Publico ay ang Modus Operandi. Kahit nasabihin natin sa up to June 30, magtatapos ang pagiging USEC po niya, pero tuloy pa rin po ang partner dito sa segment po natin namin ay itong Modus Operandi. Kaya muli ang nakasama ko po ay si DILG Undersecretary for Barangay Affairs na si Martin Dino. At maraming salamat po sa pagsama po ninyo ngayong araw na to, dahil syempre ang binigyan ko talaga a special po Friday dahil po si Undersecretary Martin Dino ay talagang after year, marami pa yan pupunta, lalo na ngayon. Pupunta siya sa bawat barangay para tingnan kung so far, kung kamusta, kung okay po ba mga estero, kung talagang malinis. At nakikita ko, nakamonitor ako sa
sa kanyang Facebook na talaga kung nasaan na siya at ang pinaka ano ka kararating lang niya ng Boracay Island at nakita niya talaga sabi niya ilang beses na raw siya na pumunta ng Boracay, never daw siya nagluloop-loop sa tubig. Pero ginawa pero kahapon ay talagang ano sabi talaga sabi niya dahil sa linis ng tubig ng Boracay parang naano daw siya na sabi niya ay gusto ko talagang ano na magluplup talaga na, kasi talaga ano dahil pag nakita mo malinis ay isang yung resort o yung beach talaga ay gusto ko kasi talaga nakikita ang linaw actually yung sinasabi ko po sa inyo yung bago mag 6 months kami nga po ay ako na imbitahan ng DNR that time si kasi si Yusek dating Yusek ng DNR for solid waste na si Benny Antiporda dahil yun po kasama nila ako at syempre po niya kasama po na syempre special request to para sa aming mga media na ma-cover po so doon tayo talaga nakita ko grabe talaga super linis talaga kung talaga tama ko may political will talaga magagawa na isang imposible naging posible which is yung Boracay Island plus na ito nga at least ngayon, kung dumami man ang turista dahil lalo na mas nakilala pa ang Boracay Island, hindi na magiging ano, yung na hindi na babalik yung dumi o ginagawa ng Poso Negro ang Boracay Island dahil ito ay lahat ng mga establishment ay may mga STP na. So na correct na hindi lahat ng ano doon pupunta sa dagat. Kaya ito ang legacy na naiiwan ni Pangulong Duterte sa Pilipinas at hopefully sana wish natin na sana kung sino man ang papalit sa kanya ipagpatuloy hanggang sa maging malalo pa maging maunlad ang Pilipinas. Kaya maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa pang-Biyernes na edisyon ng programa Nagatid ang tamang impormasyon at tamang serbisyo ang health and travel at serbisyo publiko. Muli magkikita-kita po tayo muli sa Lunes, February 28 para sa isa namang makabulag kwentuhan sa ngalan ng aking mga kasama sa productions, William Maglente, ang ating writer-researcher, si Barry Humol, ang cameraman, si June Boho, editor, at si Elsa Jadeda, ang ating kasama po natin sa DWBL. At siyempre po sa merong teka, kawawa naman ang mga taga-province dapat pangaralan nila, gusto nila i-control lahat ng regarding health program. Pero kahit lang na kita lang ni maliit lang ha, tama nga eh, maliit lang ang kinikita ng mga sa probinsya eh. Tapos at servisyo yun, ito nga medyo di rin ako sang-ayon dito sa DOH na hinuhuli mga sari-sari store na nagtitinda ng mga paracetamol, yung mga pangsipong pang-ubo. Pero antibiotic, agree ako dyan. Hindi pwede antibiotic sa mga sari-sari store. Kaya yan po. At sa mga naka-tune in po sa Facebook Live, tuloy-tuloy lang po kayo. Wag po kayo, dyan lang po kayo. At dito po sa DWBL, kailangan ko na magpaalam. Ako pa rin po si Dr. Hilda Ong, ang iyong agarang servisyo lady na nagahangat ng isang maganda at makabulan araw para sa iyo at sa iyong mahal sa buhay. At yung mga hindi po naka-tune in kanina, hanapin lang po ninyo ang DWBL dito po sa Facebook o kaya sa TV Radio Hilda o mapapanood yung muli. Yun ang panayam ko po with Undersecretary. Kaya see you po ang Monday. Bye!